Hello guys, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good eve. Hello. We really miss you. Sorry at karon pa nakabalik o vlog si ako. Today, mayroon na tayong 70 subscribers. Ah, 77 pala, 77 subscribers. At saka, salamat sa mga bagong katropa at bagong kapitbahay dyan. Comment lang po kayo para sa tatlong utos. Kasi follower at doer din ako ng tatlong utos dyan sa mga bago at para sa ekonomiya ng bayan. Ngayon, is the anniversary of Heart Christian Ministry. So, please watch this video guys because you can get some or makuha aning lesson. Hindi nang kaaway sa atin, sasabihin ng ating kumpiyansa sa buhay, may Diyos ako. Panic ang Diyos sa akin. Kaya anong magagawa mo sa akin? Kahit gusto mo mang kitilin ang pangsamantala kong buhay ngayon, ngunit may pag-asa ako sa Panginoon. Amen. Dahil pagdating ng araw, higit pa sa pangsamantalang buhay na ito ang kanyang pagkaloob dahil buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo, "For I am fully convinced." Ako po'y kumpinsing-kumpinsi na hindi kamatayan, hindi kamatayan, hindi maanghel, hindi mga pamunuan, hindi man ang panginaharap at pangkasalukuyan ang magpaghiwalay sa akin sa Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Kapatid, natural ang problema. Amen? Pag hindi ka na mo problema, abay, mag-isip-isip ka na. Kapag ang tao walang problema, nakakakita na po tayo yung tao walang problema. Meron. Nasa gilid ng kalsada, oh, dyan sa, ano, sa may West Road. Walang problema. Pag titingnan mo nga, may inggit ka pa eh. Puti po ng mga taong ito, walang problema, pero di nga lang naliligo. Alam niyo, ibig ko sabihin, ha? Ang kapatid, ganito, pag ayaw mo na ng problema, ibig sabihin, gusto mo na umuwi sa langit. Pag ayaw mo naman sa langit, gusto mo pa ng problema. Pero kailangan, yung natural, ha? May umuwi kasi sa langit, akala nila makauwi sila sa langit. Tatapusin ko ng buhay kong ito. Napakabigat na. Hindi naman pag-uwi sa langit yung kapag ikaw ay kikitin lang. Hindi mo naman buhay. Buhay na binigay ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ka lang. Tama? Ang nais ng Panginoon na ikaw ay convincing-convincing at panatag ang loob mo kahit kayanikin ka. Sabi nga ni Pablo doon, I am pressed but not crushed. Persecuted but not abandoned. I am distracted but not destroyed. Gusto mo sa akin siya ng kaaway pero hindi siya matitinag. Bakit? Nandun ang kasiguraduhan niya na ang Diyos ay panik sa kanya. Kaya kapatid, I am fully convinced, sabi ni Pablo, I am fully convinced, neither life or death, neither the principalities, neither the angels, neither the demons can separate me from the love of the Father. Because he know that the love of the Father is really intact to his life. Why? He received Jesus Christ. Kaya ang pinakasentro sa buhay natin ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang mga nagsasabi na kami lang ang totoo, gaano ba katotoo ang salita ng Diyos sa buhay nila? Marami pong naging Kristiyano, maraming mananampalataya sa isip lamang. Sabihin nga po natin, sa isip lamang. Sa isip lamang. Hindi po yung tinignan ng Panginoon yung kaisipan mo, kundi ang puso. Kasi kapag ang puso manampalataya, kasama na po ang gawin nun. Sinabi ng Panginoon, huwag mong pusuhin ang templo ng Banal Espiritu. Eh di doon ka sumunod, huwag kang pusuhin. Sinabi ng Panginoon, magbigay ng patutuo laban sa kapwa mo. Patutuo na mali laban sa kapwa mo. Di ba sinabi niya sa Ten Commandments, sa Decalogue? Di ba? Decalogue, Ten Commandments. Huwag kang papatay, huwag kang nanakaw. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus eh, gawin nating dalawa. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and spirit. Everything in our lives. And love your neighbor as your brother. Ang ibig sabihin po doon, all the prophets, all the prophecies, all the law in the Old Testament sum up, summarized in love. Tama? Kasi pag di ka marunong umibig, saktan mong kapwa mo. Pag di ka marunong umibig, lalamangan mong kapwa mo. Siyempre, well, di naman ikaw nakikita eh. Kaya pwede ako man lamang sa kapwa.
Sabihin ng tao, pwede kitang lamangan kasi di mo naman nakikita. Pero napakalaki ng pagmamasid ng Panginoon para makita ang ginagawa ng tao. Pagkatapos niyan, babayaran niya yan. We will not escape from the consequence. We will pay for the price. Pero kapatid, sabi po ng Panginoon, Pablo, isulat mo to sa mga taga-Roma. Mananampalataya sa Roma na ako ay panig sa kanila. At ngayon kapatid, kahit patay na po si Pablo at ang mga recipients ng sinulatan ni Pablo sa papanahon na ito, thousands or 2,000 years ago, ngayon kapatid, nangusap sa atin. Sabihin mo sa taga-Balagbag, sabihin mo sa taga-Heart Christian Ministry, sa mga taga-Radar, sa lahat na nandito, na ako'y panig sa kanila. Ako'y panig sa kanila. Kaya kapatid, yung pagiging panig ng Panginoon sa atin, unawain at ating i-enjoy. Huwag kang mag-alinlangan. Ang sabi po ng first one, ng chapter na ito, if you're united with Christ, no condemnation. Wala na pagkukundina. Nagay Kristo ka na eh. Maliban kung wala kang Kristo, ay di, mismo yung sarili mo magkundina sa sarili mo. Sino pong hindi na nagkakamali dito? Lahat na nagkakamali na sa mundo pa. Dahil ang langit lang po ang walang kamalihan. Pero ang nais ng Panginoon na manawaan natin, habang nandito tayo, binubunok natin ang buhay, nagsisikap tayo para sa kanyang kalulatihan. Huwag kang manghinawa sa paggawa ng kabutihan. Ayon po sa Galacia 6:9, dahil ang Diyos ay panig sa atin. Amen. Ang Diyos ay panig sa atin. Ikaulit po, ang Diyos ay panig sa atin. Dahil pinili ka niya, tinawag ka niya, pinawalang sala ka niya, at binigyan ka at binahaginan ka ng kalulatihan niya. Sinisigurado niya ang buhay mo sa kanyang mga kamay. Kahit yung mga threat, kasakit sa buhay, kahirapan, walang magagawa yan. Dahil ikay kumbinsido sa pananampalataya mo na kahit kamatayan, hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat. And guys, so i-replay nyo lang kung mayroon kayong mga hindi na wala na klaro or hindi na dinig medyo. So that's it. Kung sino ka man, kung saan ka man, at anong ginagawa mo, do it for the love of the Lord and do it for the glory of God. I think that's all. And guys, may part 2 pa nito for the next event sa Cavite. Doon kasi nila hinailed an extension ng kanilang anniversary sa Cavite. See you next, and please watch it for the next vlog. Okay, thank you guys.